します。Huwag kang lalapit sa akin. Siya ang anak mong sinandito, Senyora Maria. Anak? Ikaw bang anak ko? Ang ipinamigay ko nang nawala ako sa katinuan? Anak ko? Anak ko? Mama! Kaya ako napunta rito dahil sa kanya. Dahil sa kabaitan niya. Hindi ko inaasahang makikita ko siya sa bahay ng pagtatrabahuhan ko. Maria. Kung wala kang maalala, bakit mo ako nilalayuan? Si Mrs. Agripina Perez ay naka-admit nga po dito. Kilala ng mga De La Vega. Maraming salamat sa impormasyon. Salamat. Wala pong anuman. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit pumunta rito si Maria. Pumunta siya para sa kanyang anak na pinamigay niya. Para damayan siya. Dahil malapit nang mamatay ang nagpalaki sa kanya. Magaling! Nalalaman ko ang lahat ng galaw mo. Hampas lupa. Oh, pasensya na, senyora. Teka lang, sandali! Ang babae niya, parang kahawig niya si Soraya. Ikaw, tinatakot mo ako ng husto. Tinatakot? Bakit ka naman natatakot? Si Attorney Luis Fernando ay ang ama ni Nandito, senyora. Ano? Siya ang ama ng anak ko? Oo. Oo, Maria. Ang anak kong si Luis Fernando ang asawa mo. Hindi. Kumusta si Agri... Maria! Teka. Sino ba kayo? Wala siyang matandaan kahit na ano. Sigurado ako na umpog ng malakas ang ulo niya. Kaya siya nawala ng memorya. Wala na naman siya sa sarili niya. Hindi ako makapaniwala. Ang maganda lang sa mga nangyayari ngayon, kahit si Maria na taga-baryo ay nasira ng bait, si Nandito ay malaki na at hindi niya na ito magagawang ipamigay ulit. Pwede ba umubo ka dito at itigil mo yung bibig mo, Luna? Kailangan natin mag-usap. Gusto kong makinig ka, Maria. Galit po siya sa akin, Papa. Galit sa akin si Tita. Nakita mo na, Aldo. Sinayang mo ang pag-ibig ng isang mabuting babae sa hindi pagsasabi ng totoo para pagtakpan ang kriminal na si Soraya Montenegro. Isa po yung pagkakamali na pinagbabayaran ko, Papa. Wala na akong gagawin dito sa Mexico. Ngayon pang ayaw na sa akin ni Tita. Anong balak mong gawin ngayon? Aalis na muna ako, Papa. Doon na muna ako sa rancho. Ano sa tingin mo? Ano naman yan? Bakit hindi mo ba nakikita ito? Hindi ba't uniforme ito ng isang nurse? Para sa naman? May plano ako. Isang napakagandang plano. Kumusta po si Mama Agripina, Padre? Ang kaluluwa niya ay ligtas na sa kasalanan, iyo. Maaari na siyang akain ng Diyos sa paraiso. Anong pinaplano mo, Soraya? Ano na naman bang kasamaan ang pinaplano mo? Oo, pareho tayo ng interes sa ilang mga bagay. Pero hindi yun nangangahulugan na kailangan mong malaman ng lahat. Pues huwag mo lang akong lulukohin at subukang saktan si Maria. Kapag ginawa mo yun, hindi mo alam ang kaya kong... Anong gagawin mo? Ano? Sabihin mo. Isa kang kawawang payaso. Isang kawawang nilalang na desperado para sa isang babae. Hindi ka mananalo kay Luis Fernando. Hindi ako nagbibiro. Kapag sinaktan mo si Maria, talagang papatayin kita! Si Agripina ay maaari ng sumama ng payapa sa ating Diyos. Hindi! Hindi! Tana, huwag kang umiyak, anak. Huwag ka nang umiyak nandito, kahit na hindi ako sigurado. Kung ikaw talaga ang anak ko, narito ako para sa'yo. Bakit ganyan si Maria? Hindi niya matandaan kung sino siya, Padre. Nawalan po siya ng memorya. Kaya kitang patayin para sa pagmamahal ko kay Maria. At alam ko kung gano'ng kabagsik ang kamandag mong ahas ka. At wala akong tiwala sa'yo. Aray!
Ako lang makapagdadala kay Maria sa'yo. Kapag hindi mo siya dinala sa akin ng buhay, hindi kita tutulungan makatakas. Huwag mo kong tatakutin! Sinusumpa ako! Kapag sinaktan mo si Maria, titiyakin kong mabubulok ka sa kulungan! Pinayagan kayo ni Dr. Rodrigo na makita siya, pero hindi kayo pwede magtagal. Sige, salamat. Huwag kang mamatay, Mama! Huwag kang mamamatay!